Nahuli kamang tangkang panloob sa isang jewelry store sa Hong Kong. Kahit maliwanag pa at maraming tao, tahasan itong pinasok ng mga lalaking nakatakip ang mukha. Tinutukan nila ng palakol ang staff at pinagbabasag ang mga estante. Pero napurnada ang pagnanakaw dahil agad dumating ang mga pulis at inaresto ang limang suspect. Habang lumalapag naman ang eroplanong yan sa Turkey, sumadsad ang harapan nito at bahagyang nag-spark ang ilalim. Naipabatid ng mga piloto sa control tower na ayaw bumukas ng landing gear ng cargo plane. Agad namang dumating ang mga rescue at firefighting teams. Walang nasaktan sa insidente. Nilaro at sinakyan pa ng ilang batang isang dugong na napadpad sa dalampasigan sa Palawan. Pero hindi raw dapat ginagawa yan ayon sa mga otoridad. May report si Mark Salazar. Napadpad ang dugong na yan sa mababaw na bahagi ng dagat sa Cagayan, Sillo, Palawan. Ang mga batang naglalaro sa dagat tila nakahanap tuloy ng bagong kalaro. Kasama ang isang ginang, pinalibutan nila ang dugong at hinawak-hawakan. Maya-maya. Sinakyan ito ng isa sa mga bata. Hindi gumalawang dugong at ilang saglit pa, sinakyan na rin ito ng iba pang bata. May humawak din sa buntot ng dugong. Hindi nagtagal kusang umalis ang dugong at lumangoy sa mas malalim na bahagi ng dagat. Ayon sa uploader ng video, karaniwan talagang lumalapit ang mga dugong sa mga naliligo sa dagat doon. Maamo raw mga ito at hindi naman daw nila sinasaktan. Kung dati raw nakikita nila ang ilang dugong sa malalim na bahagi ng dagat, ngayon napapadalas daw sa mababaw na bahagi ang mga ito. Ayon sa Palawan Council for Sustainable Development, senyales ng stress ang di agad paglayo ng dugong tulad ng nasa video. Mukhamang lumalapit para makipaglaro, mailap daw talaga mga dugong. Kaya paalala ng mga autoridad, hindi dapat nilalapitan, nilalaro o hinahawakan ang mga ito. Sakaling mapadpad sa mababaw na bahagi ng tubig, mas mainam daw na tumawag ng mga autoridad na magtitiyak na maayos ang kalagayan ng dugong. Ang mga dugong o sikaw ay itinuturing ng vulnerable o mataas ang tsansang maubos batay sa International Union for Conservation of Nature. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News.